saging, isa sa prutas na mayaman sa protina at vitamina. Lulutuin po natin adobo Kapampangan style. Lipid cookie. Shara. Hello, good morning mga guys. Dito po tayo sa ating vlog, Jeffoy's Nature and Animal Lovers. Dito po tayo ngayon sa may kusina. Magluluto po tayo ng simpleng lutuin ng mga Kapampangan na adobong puso ng saging na walang masyadong sawog na mapapamahal yung ating mga kababayan. Dito mga guys, tipid lang na luto to mga guys. Ang gagamitin lang nating ingredients ay nor cubes. Ito ang sikreto niya mga guys. Wala na tayong gagamitin ibang karne kung hindi ito lang mga guys, para makatipid po tayo. Dito po kasi sa bundok, alos ganito lang po yung niluluto namin dito. Hindi kami nag-ano ng karne. So mga guys, bago natin lutuin ito, meron lang akong bibigay na tip sa inyo. Kasi sa iba may nagtatanong, pag kumain daw sila nito, parang hindi kaya ng kanilang tiyan, nagdudumi sila o nagtatae. So mga guys, para maiwasan po yung ganong issue, may tips po ako na may babagi sa inyo. Dito na rin po tayo dahil lulutuin din natin itong puso ng saging. Ito po yung tips na ibibigay ko sa inyo mga guys, para makaiwas din kayo sa pagtatae. Ito mga guys, papakita ko na sa inyo. Itong bulaklak ng puso ng saging mga guys, ayan nakabalot yan. Kung mapapansin nyo mga guys, meron yan parang ano ng posporo, ayan. Ayan. Ito mga guys, itong minsan dahilan kung bakit na nagtatae yung mga ibang kumakain ng saging, ay puso ng saging, ayan. Tingnan mo mga guys, kung mapapansin nyo, ayan o. Sobrang tibay nyan mga guys. Kahit lutuin mo pa yan, lutuin mo pa ng lutuin, pakuluin mo ng pakuluin, hindi lalambot yan mga guys. Kaya pag naipon yan, nakain mo yan, sigurado hindi matutunaw yung pantunaw mo sa tiyan. Ayan. Kaya yan ang dahilan minsan ng pagtatay ng mga kumakain ito, lalo na yung mga bata mga guys. Ayan, oh. Sobrang tigas, ayan, kunat. Ayan mga guys. Meron pang isa mga guys, ito yung parang plastic. Ayan. Para siyang plastic. Tapos nga yung isang ano niya dito. Itong parang posporo na to. Ito yung pinaka number one na dapat tinatanggal mga guys. Ayan. So, pag natanggal niyan mga guys, yung dalawa na yan. Ayan. Pwede nyo nang isama to mga guys sa lulutuin nyo. Ayan. Safe ka na mga guys. Hindi ka na magtatai pa dyan mga guys. Tapos itong balat niya na sobrang pula, tanggalin nyo ito mga guys. Yan, itira nyo lang yung pagka may puti-puti na siya kasi makunat din yan mga guys. Ayan o. Ayan. Hanggang sa maano nyo yung malambot. Ayan mga guys. Puti na siya. Tapos ito, pwede nating isama to. Yun nga, tanggalin nga lang yung ganito mga guys. Sinabi ko sa inyo, para makaiwas kayo sa pagtatay, lalo na yung mga bata o yung mga matatanda na. So, let's start to cook mga guys. Lain na natin i-ano yung bawang. Ayan, i-chop lang po natin. Tapos, sibuyas. Isang piraso lang po ng sibuyas. Ayan. Tapos, kuha po tayo ng konting luya. Konti lang mga guys. Nasa inyo kung gusto nyo dagdagan to mga guys. Pero sa akin, alas konti lang yung ilalagay nating luya mga guys. Balatan lang natin yung luya. Ayan. Tapos, slice lang natin ng liklit mga guys. Ayan. So, ito na po ang ating ingredients. Luya,
sibuyas, tatlong butil ng bawang, tapos atin na po natin ang ating puso ng saging. So mga guys, ito ang gagawin dito, i-chop lang ng liit-liit. Ayan mga guys, ganyan lang siya. Tapos lagay natin dito sa isang lagayan. Ito mga guys, gaganitin lang natin yung puso. Babalawan po natin. Naka-chop na siya. Nilagyan na din po natin ang asin yan para matanggal po yung pakla o yung pait. Kahit anong klaseng puso po yan, pwede nyo ganituin. Imasin nyo ng asin para matanggal yung pakla. Ayan. So ayan mga guys, pangatlong banlaw na to mga guys. Okay na, umpisa na natin yung pagluluto mga guys. So ayan mga guys, nakalo na yung ating kalan tsaka kawali. Lagyan na natin ng mantika. Kunting mantika lang mga guys. Ayan. Painit na natin yung mantika mga guys. Isunod natin ang ating luya. Isunod natin ang bawang. Ayan. Sibuyas. Hanapin niyo po mga guys kung gusto niyo lagyan ng sili. Pero ako hindi ako masyadong maano sa bawang, kaya hindi ko lang muna lalagyan ng chili kasi medyo maano po yung nakangala ko ngayon. Dahil gano lang po tayo sa sakit. O, tapos isunod po natin ang ating secret na pang sahod dito para mapasarap. Nor cubes. Ito lang nor cubes mga guys. Wala na tayong nalagay na itong karne. Yan lang ang pagpalasa natin. Dahil dito tayo sa bundok mga guys. Tipid lang tayo sa gastos. Guys, nakikita nyo na dilaw na yung ano natin. Parang meron na rin siyang manok. Ayan, amoy na amoy na. Tapos tatlong sandok lang ng soy sauce mga guys. Ayan. Isa, dalawa. Ayan, tatlo mga guys. Saka yung suka natin, dalawang sandok lang mga guys. Isa, dalawa. Ayan mga guys. Saka na natin kung sunod ang ating puso ng saging. Ayan. Paguhin lang natin mga guys. Natin ang paminta mga guys. Ito na yung magkisip yung pampangkang niya mga guys. So nasa inyo rin kung mag-add pa kayo ng sili. Pasensya na mga guys, medyo mausok kasi kahoy lang ang ginagamit natin dito dahil nandito tayo sa bundok mga guys. Probinsya-probinsya yung buhay natin dito.
muna mga guys para matanggal ng konti ang usok. Ayan mga guys, ganito lang ang paggamit nito mga guys, ayan o. Tutok mo lang dun sa may konting apoy, tapos hipan. Ayan mga guys. Wow. Tapos, natin ng tubig mga guys. Ayan, ganyan lang maraming tubig mga guys. Ayan. Ayan. Makapara natin. Ganyan lang konting pampalasa mga guys. Konting saluin lang natin mga guys. Saka natin takpan. Takpan natin mga guys ng 10 minutes hanggang sa mawala ng sabaw na to. Patuloy natin ng konti para masarap. So ito na mga guys, malambot na ang ating pusong saging after 10 minutes. Medyo may konti-konti pa siyang sabaw mga guys, pero sa amin okay na yan kasi dahil nga nagtitipid tayo, hindi na namin patutuyin yung sabaw. Pero mas masarap kung patuyin yung konti yung sabaw mga guys. Konti lang yung sabaw niya. Tapos nasa inyo rin guys kung gusto nyo mag-add ng karne, mas masarap talaga siya ang konterong karne. Pero ito dahil nasa bundok lang tayo mga guys, tipit tayo, norkins lang ang nilagay namin mga guys. Pero hindi rin nagkakalayo yung lasa mga guys, may karni man yan o wala, basta norkins lang, okay na mga guys. Pero hindi po tayo sponsor ng norkins ha, ayan mga guys. So tikman natin mga guys. Ito mga guys. Mga guys, perfect. I-try nyo mga guys, walang biro, masarap siya mga guys. Nasa inyo rin pala mga guys kung hindi nyo na ilalagay yung bulaklak ng saging, pero yung bulat na saging ko sa inyo, tanggalin nyo lang yung parang post-pro tsaka yung parang plastic para iwas pagtatay sa mga bata o sa mga matatanda. Yun lang mga guys tips ko dito sa about sa saging na experience namin dito. Kaya kami kahit lagi kami tumangay dito, hindi naman na ano yung chan namin dahil sa pagtanggal ng parang malito ng posporo tsaka yung plastic. So ayan, okay na mga guys, nakain na tayo mga guys, ihanda na natin. So hanggang dito na lang ang ating video mga guys. Sana meron po kayong natutunan. Pasensya na po sa boses ko dahil sabi ko nga po sa inyo, galing po ako sa sakit. 3 days po akong nagkasakit. Ngayon lang po ulit ako nakapagtrabaho. Pagkatapos ng birthday ng nanay namin eh, pagbalik po dito, nagkasakit na po ako mga guys. Ngayon pa lang po nakaka-recover. Sana ituloy-tuloy na po. So mag-iingat po tayo mga guys dahil uso ngayon ng sakit, lalo na yung lagnat, sipon, ubo. Maaari po kung wala na po kayo masyado, importanteng lalakarin, dadalang po muna kayo sa bahay dahil uso po talaga yung sakit, lalo na huwag po kayo magpapaulan mga guys. So maraming salamat mga guys sa panonood. Sana meron po kayong natutunan. Huwag pong kalimutan mag-like, comment, and share. Pag-subscribe na rin po ang ating channel at huwag pong kalimutan pindutin ang bell button para lagi po yung updated sa ating may na-upload na video. Maraming salamat po mga guys. God bless you.